showbiz fanatics, Miss Maine Mendoza, ano nga ba ang kanyang desisyon sa offer or bagong offer ng TBJ patungkol sa kanya pong showbiz career sa 8 Pulaga? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para kung unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago nga natin simula ng ating mga updates ngayong araw, nais ko po munang magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na laging naka-antabe at nakasubaybay sa lahat ng ating mga updates. And of course, maraming salamat po sa inyong lahat. And for today's video, bago tayo magsimula, ay magbibigay po muna tayo ng ilan sa mga reaction o reaction ko po dun po sa inyong mga komento, ang mga reaction ninyo patungkol sa last update po natin patungkol sa nakaalitan ni Mr. Alden Richards na taga ABS-CBN. So, ito na nga siya, no? Unahin natin ang komento mula kay Ma'am si Opelia Policarpio. Sabi niya, Miss Darrens, ask ko lang po, sa totoo lang naihiwagaan ako kay Maine at Alden relationship. Sabi nga ang mag-asawa na nga si Alden at Maine, pero bakit sa mga post ng Atayde Family, inaayos na nila kasal ni Maine at Arsho. Pati pamana ni Sylvia at bahay nila Maine, at bakit naman palagi si Maine sa okasyon ng mga Atayde? At kaya naman ako naniniwala, naroon din si Sandro na asawa na ni Rhea. Sanjo po yun. At isa pa, di ko alam na nakikita na magkasama lagi si Aldab. Kaya totoong nahihiwagaan ako. Ayan. So mga Opelia, yung mga kasama po natin sa ibaba dyan sa comment section, sasagutin po kayo. Sabi naman po ni Ma'am Chinini Ernie, mas magandang bagong show for Alden and Maine, yung hindi sila under ng TBJ. Diba ayaw nga ni Vic Soto na bumalik si Alden sa 8 Bulaga. Kahit naman sa ordinary na employee, di mo mapil na pumasok dahil alam mo na meron again sa presence mo. Bakit mo naman ipipilit ang sarili mo? Eh, kaya naman ni Alden mag-work sa iba kung ayaw na ng 8 Bulaga. True naman. Kasi kapo, diba, si Alden po is full-fledged po siya sa, dito po sa GMA Sparkle Artist Center po siya. So, hindi po natin alam if nakabalik nga siya sa 8 Bulaga recently, pero we don't know if GMA permits them na mapanood pa rin sa 8 Bulaga kahit po sa ibang network na ito mapapanood. And as well as Miss Maine Mendoza, mamaya pag-uusapan natin kung ano yung bagong offer patungkol dito po sa bagong network or TV station na mapapanood ang 8 Bulaga. Sabi naman ni Ma'am si Ellen Amorao, good evening Miss Artist sa Life Updates. Now na nagsalita na si Tito Sen na pinag-resign si Mr. Tobiera at hindi nag-retire o kung sa nag-resign sign, ay malabo pang lumabas si Meng dahil under AAA siya at talent ni Mr. T. Posible ring may utang sa kanyang tape incorporated. Pero mas pinili niyang manahimik na lang at maghintay sa anumang magiging final decision ng management. Thanks and God bless. True po yan. Ang pinaka masakit dyan is parang ano siya, floating siya, diba? Kasi kumbaga parang she's waiting kung ano po yung magiging desisyon ng kanyang management. Unlike kung hindi na po talaga siya connected or magpi-freelance na lang siya, tatuluyan niya ng iwan ng AAA, eh makakapag-decide siya kung ano po yung dapat at mararapat. Kasi parang ang talo kasi kapag nakatali ka sa isang management, isihintay mo talaga kung ano yung final decision nila, which is minsan labag sa kalooban ng isang artista, di ba? Sabi naman ni Mr. Jojo Valdez, Miss Darrens, bakit wala si Maine saka si Alden sa 8 Bulaga? Namiss ko po maikita sa show sa 8 Bulaga. Bigyan niyo po ako ng update silang dalawa kung kailan po sila makikita. Thanks Miss Darrens and God bless to all. Thank you Ma'am si Jojo or Mr. Jojo Valdez, ano? At marami po talaga ang nagtatanong patungkol sa bagay na yan. Dahil talaga namang hanggang ngayon eh sobrang gulo po at wala pa pong malinaw na pupuntahan ng 8 Bulaga. Sabi ni Ma'am si Clarissa California, Christine Cirano ng USA, Alden Richards Maine Folkerson forever, true matalinong mag-asawa, naku po, sa eswela po yan ginagamit lang Maine, ayun. Naman po ang ilan sa mga kasagutan ni Ma'am si Christine Cirano ng USA patungkol po sa issue na atin pong ibinigay sa inyo patungkol sa last update natin. So anyway, maraming salamat for giving you an POB or comments patungkol sa last update po natin. Kaya naman huwag niyong kalimutang mag-leave ng inyong mga comments patungkol sa atin pong updates.
And now let's go back to our proper topic for today's video. So meron ngang mga lumitaw na mga balita ngayon that Eid Bulaga received offers from two TV station as the noontime show's new home. So dalawa po yung offer, no, na pinagpipilian ng Eid Bulaga dahil talagang marami pong tatanggap sa Eid Bulaga. Recently, rumors spread na Romeo Halosos removed tapes co-founder and CEO Antonio Tobiera, a long-time ally of Tito Vic and Joey or TBJ, and threatened to rebrand the show without them. Halosos is currently the chairman of Tape Incorporated, which produces Eid Bulaga. Halosos has since agreed to TBJ's terms, allowing the existing production stay with a few programs changes, an agreement that would make TBJ stay in Eid Bulaga. Despite coming terms, reports say that there's still chance that Eid Bulaga will move into a new network because of internal conflict between the stockholder, which is the stakeholders na kung saan ay kabi-kabilaan na nga po yung mga reports and mga statement po ni Tito Sen patungkol dito po sa conflict na kanila pong na kanilang kinaharap ngayon. In a report last April 26, Senate President Tito Soto confirmed that they got offer from two stations. So inamin niya po talaga na may dalawang stasyon na nag-aagawan sa Eid Bulaga. And I have no problem saying that they were getting offers from two other stations. We acquired the service of Divina Law to look into everything, the situation, kasi it's not because of us, for us, it's because of the small people in the production. So yun po yung pinaglalaban nila. The TV station were Net25 and TV5. President Cesar Vallejo said to have Eid Bulaga in their station would be honorable fit. Since TBJ is Net already, we are open to that. Sino po bang tatanggi sa pagkakaroon ng ganyang programa? We are open to that and we are thankful also if that happens. Net25 always support harmony, unity in the field that includes industry association. We are happy with the issues that surround not only what happened to them, at in any issue that concerns celebrities because we are family friendly, wholesome channel, and as much as possible we promote values that promote harmony and unity. So dahil nga dito sa napipintong paglipat nga ng Eid Bulaga sa dalawang offers sa kanila ng TV station, ang Net25 at ang TV5, magkaibang kumpanya pala ito. All of a sudden, dati kala ko isang company lang sila. So, different company pala talaga sila. Dalawang kumpanya po ang nag-aagawan. Ngayon, ang magiging possible problem na lang or ginagawa at ginagapang ngayon ng Eid Bulaga like TVJ is yung mga host na talagang gusto pa nilang makasama. At isa dito si Miss Maine Mendoza. Dahil marami po ang nagtatanong if it is true that Maine doesn't even attend any meetings na kinakandak po ng TBJ para po dun sa negosasyon na mangyayari po dito sa kanila pong programa. It's just so happy na marami po siyang mga bagay na kailangan unahin and we do not know kasi wala pa po talagang formal na statement si Miss Maine Mendoza kung ano ba talaga ang magiging desisyon ng kanya pong management, which is sana po manindigan si Miss Maine na kung ano man po yung magiging desisyon ng kanyang management, maging ano niya rin, maging desisyon niya rin, or maging firm siya sa kung ano man yung gusto niya mangyari. Kasi kung babase lang siya dun po sa desisyon ng management niya, talo siya dito Ngayon, ang ginagawa po ngayon ng TBJ o ng Eid Bulaga is gumagawa po sila o nagki-create sila ng magagandang offer para po dun sa mga gusto nilang makasama pa sa panibagong Eid Bulaga. So, yun po yung aabangan natin. At ang alam ko po is isa si Miss Maine Mendoza sa mga inooferan na makabalik po sa Eid Bulaga dahil nga, diba, alam naman natin na medyo dumaan po talaga sila sa struggle. Dumaan po sila talaga sa mga uncertainties dito po sa Eid Bulaga. The reason why Maine Mendoza, even Alden Richards ay hindi na po natin nakikita sa Eid Bulaga dahil po sa mga problemang kinaharap ngayon ng Eid Bulaga. So ang tanong, ano kaya ang magiging desisyon ni Miss Maine sa offer na ibinibigay sa kanya ng noontime show na ito? At sana lang is makabuti po ito sa kanyang career. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone.